Halo, halo, halo. Good evening sa ating lahat. Yeah, so yan na lang natin. Share lang natin. Masyado kumain na yung sober friends. Wait ko lang. Kaso, isa lang. Bagay. Yeah, so... Nantay lang natin. Ma-pose. Hi, hello, Gliss. Good evening. Yeah, nantay lang natin yung iba. Tinotry ko lang siya din i-share. So, para tingnan natin kung... sino-sino po mga kasama natin ngayong gabi. And our topic for tonight is more on about business, no? So I hope napanood niyo po last time yung ano natin, last November 15, yung sa GMA Mars. Nagbigay tayo ng mga ilang ano tips about business, no? Hello Mary Lane, good evening din po. Yeah. Baka may mga questions po kayo about the business. Yeah. Pero before the questions, so magbibigay lang po ako ng mga ilang tips. Ito try ko po rin more on i-cope up din kung ano po yung mga napag-usapan din natin nung last Wednesday dun sa GMA Mars. So, Heidi, hello po, good evening. Yeah. Napanood niyo po ba yung interview po natin? Hello, Lep. Yeah, good evening, good evening. Kaya po, pasok na po ang ating mga kaibigan. Yeah, okay. So, at least simulan lang po natin. No? Bigyan lang po natin yung mga tips, okay? Para at least may idea po kayo kung ano po yung inyong kailangan malaman kapag may plano kayo mag-open or mag-start ng bagong negosyo. Okay? Kasi most likely, alam natin na mayroong mga tinatawag na lucky business or yung ba talagang bagay pa sa atin yung negosyo or patok ba sa atin yung negosyo. Kasi I think marami sa atin gusto mag-start ng business, di ba? Pero marami rin na natatakot kasi hindi natin alam kung ano nga ba talagang business yung babagay sa atin o hindi. Okay, hindi natin alam kung ano bang klase mga business din yung pwede natin pasukin na in a way yung mas ay syempre gusto natin kumita, ayaw natin malugi, no? Marami namang klase, pero syempre tatandaan niyo parate, pagdating din sa business, hindi lahat puro nakaasa lang din yan sa good luck lang. Okay? Meron din tayo syempre kailangan ng skills, education na mga kailangan pag-aralan. Number one, as much possible ako lagi ko tinuturo din sa mga clients ko, even sa mga friends ko, pag gusto nyo mag-start ng business, syempre siguraduhin nyo rin na dapat kahit papano passion mo rin siya, gusto mo rin yung ginagawa mo. Hindi naman pwede yung dahil kikita lang tayo dyan, pero after kasi kumita, may certain time pwede mo ma-let go yan, eh pwedeng hindi mo na naman siya itutuloy, diba? Kasi meron ka na may ibang pagkakakitaan. Pero pag gustong-gusto mo kasi ang isang bagay, ang isang negosyo, at natutuwa ka na nakikita mo yung mga kliyente mo is natutuwa rin sa produkto at negosyo mo, that's the time palang magiging long term yung negosyo mo. Okay? Kaya in a way, napaka-importante pa rin na kailangan, part pa rin siya ng passion sa'yo. Okay? Kasi with the right passion, tsaka mo palang ma-harness yung skills mo, eh. Diba? So, yun yung kailangan din natin makita kung tutugma ba tayo dun. So, number one, kailangan alam natin kung pasok ba siya sa bilang profession mo. Okay? Then secondly, kailangan malaman din natin kung pasok na ba siya sa'yo bilang certain negosyo mo. Okay? So dalawa na, profession and business. Bakit profession and business? Sabi natin kanina, passion related to skills. Okay? So in a way, kung meron kang skills na pwede mo i-offer, yung meron kang skills na kinakailangan siya ng mga tao, okay, at na-i-offer mo yun at naitutulong mo, ay naibibigay mo. So yun po yung time na sinasabi natin that skills converted into profession. Okay? So ibig sabihin may profession ka. Now, secondly, pag yung profession niyan is binayaran ka, then that's the time pwede mo sabihin may negosyo ka na. Tama? Kasi your profession becomes a service or pwede mo siya i-convert into a product. Okay? So, yun yung mga gugustuhin ng mga kliyente mo. Okay? Wala pong kasing isang negosyo na pagkapasok na pagkapasok mo pala, automatic bigla tayong magiging millionaire doon. Hindi po siya ganun kabilis. Pero at least, nakikita natin, dun sa stages, may mga challenges, pero natutuwa ka at masaya ka sa mga na-face mo. Then in a way, doon mo masasabi na talagang gustong-gusto mo yung ginagawa mo.
Okay? Ngayon, paano ba natin malalaman kung ano ba muna ang babagay na profession para sa atin? Okay? So, gagawin lang natin ng shortcut. Okay? Kung alam niyo po, meron tayong formula sa Feng Shui na tinatawag po natin allies and friends. Okay? Allies and friends. Now, meron po tayong mga allies. Apat na grupo yan, no? We have 12 zodiac signs and lahat po ng 12 zodiac signs yan, naka-segregate po sila into 4 groups. Okay? So, number 1 group is the water group, which is the rat, monkey, and dragon. Okay? So, kapag kayo po'y pinanganak ng Year of the Rat, Year of the Monkey, and Year of the Dragon, under po kayo doon sa tinatawag na water group. Okay? Now, kapag kayo naman pinanganak na rabbit, sheep, and pig, then kayo po yung tinatawag na sa wood group. Okay? Wood. Now, kapag kayo naman pinanganak ng rooster, ox, and snake, nandudun po kayo sa metal group. Okay? Ox, rooster, and snake, metal group. Now, the last group is the fire group. Ang fire group naman is yung mga pinanganak ng horse, dog, and tiger. Okay? Mula dito sa bayan ng malamig. Hello, Rachel Anderson. I hope hindi naman sobrang lamig, ha? Okay. Yeah, good evening. So, sorry, hindi ko po nabati yung mga iba, no? Hello, Tommy. Hello. Hello, Perla. Yeah, sorry, hindi ko pa kayo nabati, no? Pero, sige po, itutuloy lang po natin yung tips. Then, mamaya po, sasagutin ko po yung mga questions nyo po. Antayin nyo lang po yung mga questions. Mamaya po, pag sinabi ko po na isulat nyo na, tsaka nyo na lang po sulat, okay? Sorry, i-type po. Hindi nyo pa bala masusulat. Okay. Yeah, so, alam nyo na yung four groups, right? Dito sa four groups, dito mo malalaman kung ano most likely profession na babagay para sa'yo. Unahin natin, rat, dragon, and monkey. Ay, sorry lang. Dito lang, sa kabila. Okay? Rat, dragon, and monkey. So, sabi natin, rat, dragon, monkey are belong to the water group, right? So, kapag water, ano ba meron sa water? Number one, alam natin ng water is in a way of like, magagaling sila in terms of exploring, okay? Magagaling sila in terms of like kapag may hinahanap, nagre-resource, okay? Kaya itong mga group na to, magagaling sila in terms of pagre-resource, magagaling sila in terms of communication, travel, in a way, yung explore na word, okay? Mahilig sila mag-explore. Kaya itong tatlong to, mga animal sign na to, magagaling dito sa mga technical. So imagine mo, kung meron kang certain skills na kayang i-offer, like parang may tao na nangangailangan, at itong tatlong animal na to, kaya niya lang i-explain into the details para sa kanilang mga kliyente, then nakukuha nila yung tiwala ng kliyente. Tama? So that's a profession. Kasi tinutulungan mo yung tao na maintindihan lahat kung ano meron ba tungkol sa produkto mo. Tama? Ikaw yung sumagot. Okay? So yun ang importante. Kailangan naiintindihan nila. So ang most likely na nagiging trabaho ng rat, dragon, monkey, magaling nilang ituro or i-technical na in terms of communication. The way paano sila mag-convince ang tao is pinapaalam nila lahat tungkol dun sa detalye ng produkto. Okay? So yun po yung isa sa sikreto ng profession ninyo. Okay? Magaling sila mag-explain, magaling sila mag-explore. Kapag hindi nila alam, talagang pag-aaralan pa nila para lang ma-explain nila na maayos. Okay? Ako po isang Year of the Rat, kaya yun po yung aking ginagawa. More on, gusto ko po is hindi lang po nyo basta binibili lang yung produkto namin, kundi gusto po namin maintindihan nyo po kung ano ba talaga meron sa isang produkto bago nyo siya bibiliin. Kasi magiging walang kwenta po yung isang Lucky Charm kung hindi nyo po alam kung para saan din ang trabaho niya. Same din po yan pagdating sa kahit na anong klaseng negosyo. Okay, kunyari nag-aalok ka ng pagkain at hindi mo naman pinapaalam sa isang tao na yung pagkain mo is anong klase ang sarap niya. Kasi kapag sinamang fried chicken, libo-libong klase ng fried chicken. Pero kung fried chicken mo meron something unique na kaya mo i-explain, then may iba at manging ibabaw yung fried chicken mo compared to other people. Okay? So, yun po yung example. May kakaiba. Okay? So, rat, dragon, monkey. Parang kay Jollibee, right? Paano niya minarket ang kanyang chicken joy? Diba? Chicken. Fried chicken lang naman siya. Pero there's always a joy in the chicken. Yung alam, binili yata ng McDonald's. Sorry. De, pero sa Jollibee, right? Sa Jollibee, most likely. And do you know that Tony Tan Kakyong, okay, the founder of the Jollibee, is Year of the Dragon. Okay? So, that's a sample na parang kung paano nila na i-deliver. Okay? So, I hope yan ang pwede mong paggalingan ng iyong profession. And tanda mo, kapag yung profession mo was being paid, then that becomes a business. Okay? So, that's for the Rat Dragon Monkey. Sino ba mga Rat Dragon Monkey dyan? Thumbs up? Give me a thumbs up. Tignan natin. Marami bang rat, dragon, monkey sa inyo?
Ngayon, ito, meron na. Thumbs up! Yeah, pero pamangking ko pa lang. Nag-aaral na ng negosyo. Very good. Yeah, so tingnan natin. Meron ba? Meron? Oh, parang wala yata. Wala yata ang rat dragon monkey, ha? Okay, now, para sa mga ox, rooster, and snake. Okay, sa mga taong pinanganak na Year of the Metal. Okay? In a way, yung metal group pala. Metal group, okay? Yung hindi naman yung pinaka skills naman or profession na kaya niyong i-offer is about the system. Tandaan niyo po, it's always about the system. Na parang gusto niyo lahat is organized, lahat na sa sistema, lahat very clear, lahat very detailed. Okay? Kasi kayo gusto niyo as much as possible is lahat ng bagay kailangan malinaw para sa kliyente. Okay? So in a way hindi niyo kailangan masyado into the details ng isang produkto. Kasi sometimes nawawalan din tayo ng oras doon. Pero, pwede kayong mag-into the details na kung anong benefit ang pwede nilang makuha, in a way. Okay? Or, anong, or paano nila makukuha, like, kung ano man yung mga other benefits or ano man yung meron about your product. Okay? Kasi yung rooster, ang oxen snake, kaya nila magpangako. Kaya nila gumawa ng pangako na hindi basta-basta napapako, in a way. So, ibig sabihin, kaya nilang i-deliver ang isang product. Kung sinabi nilang ano yung deadline, talagang yun ang deadline. Tapos gusto nila medyo routine. As much as possible na parang lahat may routine, lahat maayos, okay, systematic. Okay, kaya kapag may mga problem kayo about the system, sometimes you can ask them, magagaling sila in terms of sistema. Okay, and mapapansin mo mga ox, rooster, snake, they are very service type oriented people. Okay, yung parang kaya nila i-deliver kung naman yung mga kailangan ng tao. Okay, they can solve problems, they can... parang di, kumbaga ba, kaya nilang gumawa ng solutions, okay, kung meron man kayo mga problems, okay? So that's for the metal group, ox, rooster, and snake. Now, para naman sa mga fire group, which is dog, horse, tiger, okay, when you say fire, it's also something related to like parang in a way of like yung parang to share out, okay, na-share out nila in a form of like parang nararadiate nila or naipapasa nila or naikakalat nila, okay? At ang mga fire group naman is more on kailangan nila is something to do with branding, okay? Kasi ang number one reward na gusto ng mga fire group is fame, recognition, or ma-appreciate sila, okay? So the more na mas naitataas nila yung kanilang name, okay, nakikilala sila, may branding sila, nakikilala sila, then that's only the only time na gumagalaw yung negosyo nila, okay? So, yun, yung mga example, mga horse, yeah, dog, and tiger, sila yung mga typical na gusto nila kapag maayos yung negosyo nila in a way of like, kilalang-kilala na sila, okay? Ayan, oh, like si Kiko, it's a water dog, okay? So, kapag dog ka, tandaan mo lang, dapat yung business mo may konting branding. Kailangan medyo kilala ka. Magpapakilala ka talaga as much possible. And, yung, kumbaga ba, kapag nangangako rin tayo, kailangan nagagawa natin. Tapos, mas more focusin tayo in terms of short time. Kasi pag masyadong long term, okay, pag masyadong long term kasi minsan nakakaproblema tayo, okay, hindi tayo bagay doon sa mga masyadong long term na mahaba tayong babayaran or masyadong mga like utangan. Gusto natin is kung pa pwedeng palitan, mabilis natin makukuha, much better, okay? Tapos isa pa mapapansin natin para sa kanilang tatlo, gusto rin nila is something related to like parang napapasaya nila yung client nila, yung parang lagi silang may feedback. Kaya itong mga group ng fire group, magagaling sila in terms of like, ano bang meron after sales. Yan. So, yun ang mga gusto nila. O, anong after sales? Ano may kita natin? Ano yung pwede pa namin ibigay? That's why sila mga service oriented din yan. Okay? Yan. So, the last group is mga sheep, pig, and rabbit. Okay? Sheep, pig, rabbit naman is they belong to the wood group. And when you say wood group, something to do with growing. Like network, connections, okay? Kaya hindi nila mag-resource out, pero mas magaling sila mag-network, okay? Ibig sabihin, kapag may certain product sila na gusto lang i-network, mabilis kasi silang group nila, mabilis sila makakuha ng trust ng tao, eh. So, kapag nagsalita sila, mas more mabilis silang papagkakatiwalaan, okay? Kaya, kumbaga ba, mas magaling sila in terms of network. Magaling sila maghanap ng mga client or saan nila pwede ipasa yung certain product, sino yung mga pwede nilang malapitan, yan, magagaling sila dyan. At kaya nila makipag-usap, in a way. Okay?
magaling sila mag-open. Yung nga lang, sometimes ang problema nila mag-close ang deals. Kasi yung group nila medyo mga mababait na group yan. Mababait na signs. Kaya minsan, ang problem minsan na mababait, nahihiya rin. Okay? Medyo hirap makapilit. Okay? So, yun po yung titignan natin. Ha? Kapag wood group ka, which is Shipping Rabbit, ang one word na pinakamalakas sa inyo is networking. Okay? Tatandaan nyo, ha? Networking. Now, pagkadating naman sa water group, which is Rat, Monkey, and Dragon, communication. Yan ang napaka-importante. As much possible, they need to communicate. Okay? Technical. Yan, magagaling din sila sa technical. Then, pagka kayo naman po yung nasa fire group, which is dog, horse, tiger, magagaling po kayo in terms of like to share out, like in a way of like masashare nyo po yung insights nyo. Okay? Gusto nyo po more on feedback after sales, in a way. And gusto nyo po is talagang kailangan nakikita nyo po masaya yung client. Kaya, napaka-importante sa inyo yung ano eh, kung yung mga feedback at yung sinasabi ng mga client para alam natin paano tayo mag-improve. Okay? Then also is para in lastly, which is Ox, Rooster, and Snake. Yeah, si Ted. Yeah, Ox, Rooster, and Snake naman is napaka-importante ang metal element. Okay? Metal group sila. So, importante naman ang word is system. Okay? As much possible, kailangan may sistema. Okay? So, yun, doon muna tayo para at least meron kayong idea kung ano ba mga professional mabagay. Then, next time po, it's tuturo naman na po natin sa inyo kung ano, paano naman natin titignan sa month. Okay? Pero bago tayo pumunta doon, eh sige, mag-answer muna tayo ng mga questions. Yeah, so, ano yung mga question nyo po? I-post nyo lang po. Eric, wait, kulit mo, Samson. Si Eric. Si Ted yan, Ted. Huwag ka lang kumanta. Okay? Yeah, so balikan natin yung mga... Tignan natin kung sino yung mga nakapag-post. Yeah. Teddy. Paano po yung Year of the Snake? Yeah, so far, Marlon, you are belong to the metal group. So, system. Napaka-importante yung system. Okay? Yeah. So, kapag mga business, like, ano ba mga business na dapat may sistema na? Okay, like example, yung mga business na related to franchising, medyo pwede natin sabihin kasi may sistema na sila. Okay? Hindi kayo pwede na mga walang system. Kailangan buo na yung system, binibigay na siya sa inyo. Kasi gusto ninyo, mas magaling kasi kayo in terms of execution, basta nandiyan dyan yung system. Pag wala yung system, medyo mamamoblema tayo ng konti. Okay? Oo, paano po yung mga year of the sick? Yeah, tama, no? Eric, uy, you are 1979, Year of the Sheep. So, network. Kaya napaka-importante na kailangan. You give a lot of time to do network. Okay? To do network, have time na parang at least may pag-connect ka with your friends, your clients, para much more mabilis yung expand. Kasi, syempre sa networking, doon natin ako yung referrals. Okay? Kaya medyo magaling, napaka-importante yung referrals. So, ano ba mga business yung mabilis yung in-network? Then, yun yung mas more babagay para sa inyo. Okay? So, kumbaga ba, you are converting your profession into the business. Okay? So, wala tayong specific muna kung anong negosyo. Pero, anong merong nature yung business itself. Yun. Yun ang importante. Okay? Gleez, metal here? No. Originally, yung mga binanggit ko po mga element is nothing related to your, like, earth rat ka ba? Or wood? Or metal rooster ka ba? It's not about doon sa element mo. It's the element of your group. Yun po yung much importante. Because yung element mo is something related yung sa your personality. Pero yung element ng group mo, it's may kinalaman yun sa profession mo. Okay? So, importante yung sa profession. Hi, I am Brian. Thank you. Yeah, so... Yo, Sir Says. Watching from Hong Kong. Pagbabati raw ni Ted. Hello, Sir Says. Yeah, so... Check natin ha, sino pa yung mga ibang may questions. Yes, Tomio. I really agree about the rooster into the system, kaya tama lang na HR ako. And my boss is a dragon. Next, my girl, Angel, Rexy. Yeah. So far, rooster and dragon, ha, just parang bonus. Ha. Maganda ang combination nyo dapat because the dragon and the rooster are one of the secret friend. Kumbaga ba kasi, pag belong kayo sa isang group, what we call the secret friend, mabilis kayong magtugma sa isa't isa. Okay? Mabilis kayong magkakaintindihan sa isa't isa. Pero syempre, kailangan mag-communicate lang kayo. Because the dragon wants always communication.
Okay? So kapag tayo rooster, hindi natin masyado nakakausap si dragon, yun ang medyo magiging may problema yung dragon itself. Na minsan bigla na lang nagpa-flare up, nagagalit, or anything. Pero kapag nakakausap mo siya madalas, yun, magugustuhan kanya. Because the dragon is belong to the water group, gusto nila lagi mo sila nagbibigyan ng feedback, communication. Okay? Violi, 1968, your best business for the monkey. So far, we will start with the profession, not totally the business. Okay, profession is related to like, kailangan merong communication. Siguro, pwede natin sabihin medyo related to sales or closing deals or project presentation. Especially your monkey, you're very artistic, you're very intelligent. Na in a way, you know how to deliver a certain project or certain product technically, as in technical. Ikaw yung typical na hindi magbebenta na parang, masarap to, tapos na. Kundi, more on ginagawa mo is, masarap to because the spice was being made of, or what country it is made, or ganun. So, talaga medyo into the technical ka. Okay? So, yun, medyo useful po yun. Anong pwedeng charm para sa dragon next year for business? Lem, medyo magsasabi rin po tayo ng mga charms, no? About kung ano mga certain charms natin for the coming year. Pero, o nga pala, no? I think nag-post na po si wife ko doon sa, ano natin, sa page natin na nag-start na yata kami for pre-order ng mga, like, yung prosperity basket and also the power bracelet for the coming 2018. So, if you're interested, just PM us para mas magagawa po namin yung list namin para kapag dumating po yung product, kayo po yung una namin tatawagan. Okay? Kaya pag interested po kayo, just give us, i-PM nyo lang po kami. Okay? Yeah, so, ay, hello Vanna! anong perfect charm for the rooster attracting business? So far, meron tayo yung power bracelet for the coming year. Pero I think you have now, meron ka na yung for the year, right? So tuloy-tuloy mo lang siyang gagamitin. Pero tandaan nyo lang po, rooster, this year, i-push nyo lang kung ano man yung meron. Kasi kahit pa paano, medyo swerte naman kayo this year. Coming year is still lucky, but you need to be more cautious lang sa health. Don't worry, for now, medyo ni-workout na po namin yung plano namin gumawa ng isang video. For all 12 zodiac signs for the coming 2018. So, pag nagawa po namin yun, ipopost po namin kung ano po yung magiging, yung YouTube channel po natin. Na pwede nyo po siya mapanood lahat yung 12 zodiac sign for this 2018. Okay? Abangan nyo po yun. Abangan nyo po. Gusto nyo po ba yun? Kung gusto nyo po, sige nga, bigyan nyo ako ng heart. Para at least, so ito naman po natin kung nyo po. Okay? Anong good business sa wood dragon? Dragon, so far, communication, importante. And in a way, dragon something related to like parang in a position ka, okay? That meron ka mga network, meron kang staff or people under you na medyo nakokontrol mo or sumusunod sa'yo. Team, in a way, team is very important, okay? Nice, thank you for the hearts. Sige po, abangan niyo po yun. Bago po, I hope matapos ko yun by end of the month. If not, chances of December. Okay? May ilabas na po namin siya yung video. Ibibigay po natin yung mga forecast ng bawat isang sign. Okay? Lucky po ba next year Metal Monkey? Yes, okay? So far, Monkey po next year is lucky, I can say. Health and career po. Career is good, yeah. Health, medyo, syempre, more on naka-base po yun sa inyo. Especially your metal monkey, dapat medyo ingatan mo yung breathing organ, okay, your lungs, or in a way, your blood circulation. Okay, so medyo mag-iingat ka lang dun. Year of the Ox, so far, kasama ka dun sa system group, which is the metal. So, in a way, ang Ox are very good service type people. So, importante lang kailangan meron ka laging sistema na i-follow. Okay, medyo hirap ka kasi na pag ikaw yung magagawa ng system from the scratch. Okay, mas magaling ka na to take action kung ano man yung sistema para sa ibang tao. Okay? Or i-follow kung ano ba yung gusto ng mga tao. Mas easier yung para sa iyo. Okay? Thank you for the heart. Thank you for the hearts. Yeah. Gliss, ano magandang charm? Mga charm po, originally magpo-post po tayo. So I hope po mag-follow lang kayo kung ano po yung mga ano natin. Okay? Kung naalala nyo po, last time meron po akong pinost na syempre I think marami po sa atin mga naghahanap po ng mga like ano ba mga lucky business opportunities, okay? Yung kung naalala nyo po, last time meron po akong pinost yung mga owl, okay? Napakaganda po nun. Marami po tayong mga ibang client nakatry na po nung owl, okay? Nakabase po yun sa birthday ninyo, sa signs. Like alimbawa kung kayo po yung pinanganak na winter season or summer season or autumn season, nandoon po siya nakabase. So kapag interested po kayo doon sa owl,
Ano lang po yung owl? Nasa 480 lang yata siya eh. So, kapag interested po kayo, i-PM nyo lang po kami with your birthday, then sasabihin po namin kung anong klaseng owl yung kailangan nyo po. Okay? Tiger next year is also good. Ang Brian, no? Tiger next year is also good. Pero ang tiger kasi meron tayong mga conflict, a little of conflict energy, so dapat medyo pagkakaingatan lang natin yan. What are the charms for MLM? Oh, networking business. So far, you are year of the rabbit, Ruby Teresa Dilo Torres. Yeah, you are year of the rabbit. So, in a way, networking can be good because you can do networking with people. Pero yung nga lang po, as a charms, much more kailangan natin. Number one might be yung money tree. It can help you. Okay? And also, kailangan mo lang networking bracelet na in a way, yung mabilis kang kumunik with people. Okay? It can help you. Yun. Ha? Year of the Monkey, yeah, Violi, yun, I think nabanggit ko na kanina, no? 1985, Marlon, your Year of the Ox, yeah, so far, system, so kailangan service type, okay? When you say system, service type, alam mo yung parang you can also offer a product, like parang you're giving system also for other people, okay? Kasi meron tayong mga client or mga people na nangangailangan ng sistema para magawa nila yung gusto rin nila. Baka meron ka kasing expertise na kaya mo i-offer, okay? Like, maybe you can be a business consultant, a financial consultant, or any kind of consultant, okay? Even in food consultant, pwede ka, di ba? So, you can also offer system to other people. You're selling the product of the system. Yan. So, yan, yung mga rooster, ox, and snake. Vanna, your year of the rooster, yan. I think it's also can you can also think about it. Kasi, in a way, you are a very good host. Urgini, Vanna Reyes is one of the very good hosts. Yan, magaling yan mag-hosting. Yun. So, di ba, parang syempre, as a host, you're also an expert in this stage na parang you can also offer sa service na parang kung saan yung mabibigyan mo ng kampante yung mga tao. So, yung mga ox, rooster, snake, yan yung medyo magaling sila. That is why marami mga successful business people, yan, mga may year of the snake, ganun. Kasi, kaya nilang i-solve yung problema ng mga tao. Kapag na-solve kasi nila, automatically, they're gonna pay for it. Okay? Kung na-solve nila ng free, may profession ka. Tanda mo yan. Pag na-solve nila, pag nagbigay ka ng skills, na-offer ka ng skills, you have a profession. Pero, if that profession is paid, that's the only time it will be business. Okay? So, hindi tayo pwede parati libre. Okay? As much possible, kailangan alam din natin yung worth natin, okay? Syempre may pinaghihirapan din tayo maipapasa sa kanila. It's always a win-win situation. You help them, then they pay you, okay? Yeah, so Tommy, you're the dog. Yeah, dog is so far in the fire group. So one good thing is like service in a way of like letting people in yung parang makamit nila yung may joy, okay? Dog or tiger, kailangan may joy sa chicken joy. May joy sa ating mga kliyente. Okay? Kailangan nagiging masaya sila. Yun. Rooster? Yeah, so far, nabanggit na natin yung mga rooster. Yeah, fire horse. Maging okay ba business next year? Year of the horse? Yeah, so far, so good. Maganda po tayo next year. No? Yeah. Ay, thank you rin po, Eric. Mm-hmm. 1981. Yeah, so far, metal rooster. Nabanggit din natin. Okay. Check lang po tayo. Good evening. Year of the dog. Plant nursery business. Jessica, okay, you are into a plant nursery business. So, for ano po yung plant nursery? Can you elaborate more? Para at least may idea lang po about the background of your business. Okay? Sally, yeah, following. Thank you. Yeah, thank you, my girl. Yeah, may mga nasasabi, mga very true daw ang ating mga nabanggit, no? JD Boy, your year of the rat, 1984. Same tayo, okay? So, wood rat. So, yun, sabi natin, mga rat, dragon, monkey, belong to the water group. So, more on about, like, technical, exploration, communication, okay? Convincing power in a way of, like, parang you're giving and letting your client understand more about your product, okay? That's the only time they will be satisfied on that. Then, syempre, pag na-satisfy na sila, then they gonna pay you, okay? Thank you, Violi. Jens, yeah, your rat. Yung rat po ba at rabbit, anong magandang profession for 2018? So far, yung mga binanggit ko po sa inyo mga profession, it's lifetime profession. As much possible, we don't change too much of our profession, okay? Yung profession mo, pwede ka mag-change maraming business. Or, I can say, not totally change your business, kundi to add more business as long that your profession is the same.
Example, sabi nga natin kanina, you're being a consultant, okay? You're being a consultant. That's your profession, okay? Pero napakaraming klase ng business. Pwede ka maging consultant ng food. So, pwede ka may pagkain. Pwede ka maging consultant about money. Might be, pwede ka magpa-lend, okay? Lending or insurance or anything. So, yung profession mo, hindi mo basta-basta binabago, okay? So, as much possible, kung ano yung sinabi ko, kaya networking, then maghanap ka lahat ng negosyo na related sa networking. When I say networking, it's not totally an multi-level marketing, okay, or networking na ganun. Or hindi yung networking na which is marami natatakot about yung mga pyramiding, like scam, mga ganun. Hindi ganun, okay? When I say networking, is their process. How they do network to other people, paano nila, paano sila nagde-network, okay, paano sila nagkipag-communicate, paano silang kumukonnect with people, yun yung importante. Kailangan laging may ganun case. Diba? Like example, if you're selling a certain product, like mga cellphones, okay? Napansin mo yung mga cellphone, ang dami nilang networking ginagawa. Diba? Tapos gumagawa sila ng mga promo na parang buy one, then you have free something, mga ganyan. So, it's a form of networking, okay? So, may mga company na magagaling sila in terms of networking their business product ng cellphone. Meron naman iba, hindi sila magaling mag-network ng cellphone, pero ang galing nila mag-service. Like kapag may sira kang cellphone, kaya nilang ayusin. So that's a totally two different profession. Might be one business, which is business na tamang, one business na pagtitignan mo, it's a cellphone business, right? Pero they have a two totally different business or two totally different profession. Kaya tandaan niyo po, napaka-importante yung profession. Kung bakit po inuna ko ang profession kaysa sa business, ito singit ko lang, no? Napaka-importante malaman ng tao kung ano yung message mo. Napaka-importante malaman ng tao kung ano talaga yung totoong intention mo to your business. Okay? Like example, pag pumunta ka ng isang fast food chain, alam mo lahat ng yan pagkain. Alam mo lahat ng yan fast food. Pero napansin mo, kada punta mo ng kada stall, every stall, may kanya-kanya silang message na kung saan makukuha mo dito, mabibili mo dito, pero hindi mo mabibili sa kabila. Okay? Napaka-importante ma-learn nyo po yun. Bakit? Kapag yung business nyo po nagkaroon ng slogan, dun po yung galing yun sa profession nyo. Example, like yung mga banko. Diba si BDO? Anong sinasabi ni BDO? Anong profession ni BDO? We find ways. Okay? Ano naman profession ni Metro Bank? You are in good hands. So, it's a two totally different profession. Okay? So, yun po yung napaka-importante, gents. Okay? Please help to advise mga Lucky Charm. Lucky Charm, so far, I will try to post yung dating na post po natin, no? Pero number one, kung naghahanap po kayo ng opportunity, personally, naghahanap kayo ng opportunity, ako, recommend ko po is dapat meron kayo yung owl. Useful po talaga siya as a keychain. It's only $480, napakamura lang po siya, na pwede nyo po siyang i-keychain lang lagi yan sa katawan nyo, kahit saan kayo magpupunta. Because ang opportunity, hindi mo alam kung saan mo rin siya makukuha. Okay? Hindi mo nakukuha ang opportunity sa loob lang ng bahay. Nakukuha mo opportunity sa labas through talking with people, networking, or socializing. Napaka-importante po nun. Okay? Doon yung po makikita yun. Okay? Then, secondly, kung meron naman kayo mga business na gusto nyo palaguin, yung pinaka, one of the easiest is money tree. To have a money tree. Okay? Pero, kung nakakaramdam kayo na medyo pagsubok sa inyong negosyo, na medyo minsan naghihingalo siya or hirap siya, then that's the time na kailangan nyo po yung victory seal. Okay, so kung napansin niyo po yung meron kaming nilabas this year, yung victory seal, tumutulong po yung panlaban sa mga like competitor, tumutulong yung sa paglaban ng mga struggling business, okay, yung mga hirap. Yan, so yung tatlong yan. Kahit yan lang muna tatlo, napaka-easy, okay? Yan, thank you Rivana. Yan. Yes, tayong mga rat, Ate Faye, yun. So far, yung communication, kailangan napaka-importante communication, convincing power, okay, and technical. Yeah, in a way, magagaling tayo in terms of mga referrals. Yeah, so I hope, yan, marami tayong nasagutan. Okay? Oo. How about the Tiger? Will be good ba? I am Brian. Yes, Tiger is still maintaining the good energy naman from the year. Pero yung nga lang, meron tayong babantayan lang about doon sa number 3 star, which is the Quarrel star. So, ingatan lang tayo, magiging maingat lang tayo in terms of like, people surrounding us or our clients na medyo prone tayo in terms of slight conflicts, okay? Hindi naman po major, slight lang. Si Ox yung medyo may konting major for the coming year. So, medyo mag-ingat lang konti. Okay? Yeah, so, Tarjoy,
Good evening po, rabbit po ako, tapos dog yung hubby ko. Advice lang po for 2018. I think marami po sa inyo nagiging curious na no about sa 2018 kung ano ba mga magaganda. Don't worry po, huwag po kayo magmamadali. Ilalabas po namin yan. I think siguro about month end or first week of December, sana mailabas na po namin yung video ng bawat isang zodiac sign. Okay? At least para malaman po kayo or malaman nyo po, okay? At mayroon na kayong insights for the coming year. And for those naman medyo interested about to have our book, okay? Nagsulat po kasi ako ng book about for the coming year and may guidance po siya every month. So pwede kayo mag-order sa amin through online or you can also buy it sa amin sa shop namin or kung nailabas po namin yung apps, you can also download the apps. Okay? Yeah, so maswerte po ba ang pig sa susunod? Yes, so far, yes. Forecast ng rat next year, kahit short lang. Ate Faye, sa PM na lang tayo mag-ano more, no? Pero so far, yung mga Year of the Rat, kahit ako, mismo Year of the Rat, pinaghahandaan ko yung next year. Meron tayong some of the bad signs na kailangan natin babantayan, especially in terms of money loss, okay? Yan, kailangan medyo magiging mahihintan tayo in terms of investment. Okay, lucky po ba ang ox next year? Medyo may mga babantayan lang tayo ng konti, may mga konting conflicts. Okay? Yung mga about next year, sorry, hindi ko masasagot lahat, pero don't worry, abangan nyo po, talaga yung video. New work at to po namin ng aking kaibigan. Okay? Lucky po ba ang rat and rabbit? Yeah, so far nasagot ko na, no? Jens? Okay? Next year, si rabbit ang swerte, si rat medyo magiging maingat. JD Boy, Kiko, mag-order ka ba ng Prosperity Basket and other charms? Mag-pre-order na po ako, isabay na kita. Okay, dito pa po kayo nag-ano. Yeah, so far po, kapag gusto niya po, mag-pre-order lang po kayo para at least ma-jot down lang po kayo. Kayo po yung magiging first priority na tatawagan po namin kagad. Okay? So, yeah, so sino pa po ba? Tiga lang ha, double check na natin. May time pa po tayo. What time na? 10:13. Okay, there's another 10 minutes more. Okay, 10 minutes pa po. Yeah, sasagutin lang po natin kagad yung related muna for the topic muna natin about the business, ha? About the business this year, about your profession, not totally about next year. Okay? So, yeah, may mga nagtatanong about for their signs again. Okay, year of the dog, year of the monkey. Yeah, next year, don't worry po, next year ilalabas po natin 'yan. Magkakaroon pa po tayo ng FB Live again na much more detailed para mas maintindihan nyo po siya. Okay? Syempre ayoko po yung nabibitin po kayo pero mas may explain po natin siya mabuti. Tandaan nyo po, wala naman po tayong tiyatawag na swerte at malas, okay, hanggat maaari. Because syempre ang feng shui nagiging gabay lang po sa atin yan para malaman natin kung paano tayo kikilos sa bagong taon. Okay? Hindi po ibig sabihin na pag nakikita natin yung maraming negative stars is malas na tayo. Kasi kung marunong ka maglaro, like kunyari, marami ka negative stars, pero to convert the negative star into positive star, kaya yun. Hindi po siya sa bawal. Okay? Like example, sa aming mga Year of the Rat, yung pinaka-bad star na sa sign namin, right? Pero kung ganun na mangyari, will I accept it? No. The answer is no, syempre. Ngayon, kung marami akong money loss next year, then that's the only time that I will still lose the money, pero in a form of investment. Tama? So kung hindi ko pala kaya handle yung pera next year, sige, dilabas ko na sila lahat, pero kailangan ko na lang sila ilabas in a proper way. Kasi the more na i-hold ko sila, the more mawawala sila eh. So, kung parang walang loss, then ilo-loss ko na sila to start with. Pero when I lost them, be sure ako na I put them in the right basket, right? So, yun po yung plano ko for the coming year. Okay? So, huwag po kayo matatakot about for the coming year. Okay? Yeah, so far, marami po nagtatanong about their signs. Okay? So, I think isa-summarize na lang natin, no? Isa-summarize ko na lang ulit. So, kapag kayo po yung Year of the Rat, Dragon, Monkey, belong to the Water Group, tandaan nyo po, communication, convincing power, okay? Technical support, yan, medyo explore, okay? Or kaya nyo mag-educate ng tao. Yan, in a way, communication, napaka-importante, kailangan lagi may communication. Sila yung mga typical hindi kayang mabuhay na walang communication. Pag nagtrabaho lang sila na nakaupo lang, sila lang mag-isa, mga ganyan, medyo makaka-feel sila ng bored, okay? Mas kailangan may nakakommunicate sila, may nakakausap sila. Napaka-importante po yun. Okay? Now, if you're born in the dog, horse, and tiger, fire group po yan. So, in a way, dapat lagi kayo may natatouch na tao. May natatouch na, in a way of like,
service, okay, service na nakakakuha kayo ng appreciation, recognition, then that's the only time magkakaroon kayo ng after sales, okay? Kasi mas more naka-focus sila in terms of long term yung after sales part. Now, pig, sheep, and rabbit naman, you belong to the wood group, so napaka-importante kailangan kayo po yung nagda-network, nagko-connect, kasi that's the only time kaya nyo paramihin yung grupo ninyo. And then, mas more maraming referrals ang pwede pumasok sa inyo. So, when I say networking, is to network out, not totally parang MLM networking business, okay? Kung hindi, anything business related to networking, na kaya mo makipag-network, okay? Then, kapag, and then lastly, ox, rooster, snake, to the system, okay? Napaka-importante yung mga metal group na laging may sistema. It's either you offer your system in a form of a product, or you make a system for other people, or you follow the system, okay? Kung pag may sistema binigay sa inyo, kaya nyo i-follow, okay? Basta magaling sa inyo kasi very firm kayo in terms of following the system or making the system work talaga, okay? So, I hope, yeah, medyo na-summarize na po natin lahat. At kinapos na po tayo sa time. So, I hope po marami na po akong naituro or nai-advise po sa inyo itong gabi. Okay? Meron naman tayo isang oras na magkakasama. Yeah. So, okay po ba kayo? Parang nawala na. Or nag-log. Ayan. Okay, babalik. Okay, yeah. So, I hope na nasagutan po natin yung mga questions nyo po, okay? Sorry po, hindi po natin na isa-isa lang po yung mga ibang signs, pero yun po yun. Pwede nyo po balikan yung FB Live ngayon at para maintindihan nyo lang po ulit kung ano po ba yung about do sa apat na group. It's all about the profession. Tandaan nyo po, if you have the skills and na-offer nyo po yun sa mga taong nangangailangan, then that's the time meron kang profession. Your profession will be very important because all the message galing yan sa profession. And if your profession is being paid, that's the only time it becomes your business. Okay? Huwag kayong tatalon agad sa business nang hindi nyo alam yung profession. Marami pong mga tao po na nalulugi sa negosyo or medyo nagiging hindi po successful sa negosyo. It's because nakafocus sila in terms of money earning, pero hindi nila alam yung totoong message nila. And yun po yung galing sa profession nyo po. Okay? So, Thank you ulit sa inyong lahat. Yeah, ito po yung coach, okay? Coach ng bayan, eh. De, coach in Feng Shui, Coach Johnson Chua. So, I hope na marami po ako na-share po sa inyo ulit this night. And next time po, abangan nyo po, I think next week, okay? Itutuloy po natin itong business talk na to, na doon naman po, malalaman nyo po, sa buwan ng kanyang kapanganakan, malalaman nyo kung anong mga certain negosyo, as in business na pwede nyo nang pasukin, okay? Pero i-review nyo lang po kung ano po yung itong FB Live para mas more maintindihan nyo po yung profession nyo po. Kung may mga questions po kayo about this time, pwede nyo po yung post sa amin by next week, okay, sa FB Live. Huwag nyo po kayo mag-post po sa mga PM ng mga questions kasi hindi ko po masyado nasasagot yun, okay? Mas more po, maging active na lang po kayo sa FB Live. Okay? So, thank you again, everyone. Okay? So, good night to all. Bye-bye. See you next week.